So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano pag-repair ng PB150. Ito yung powered speaker ng TV, ang vocals. Nag-search ako sa internet about how to repair PB-PR15, and wala akong nakitang mga videos about pag-repair ng mga ganitong amplifier, speaker, powered speaker. So I decided na gawa ito ng video, kasi ang problema nitong speaker na to ay magkakaroon siya ng distorted audio. Kahit na naka-volume up na, distorted pa rin siya. So ngayon ay i-dissect natin ang kung ano yung laman ng TV na to. At tingnan natin kung ano yung mga internal parts niya, paano siya nag-work, ano ang mga circuit operation niya, at para malaman natin kung saan ang gagaling at paano nagkaroon ng problema na ganito, para masolusyonan natin ang problema ito. So tara, samahan niyo ako at check upin na natin. So guys, ito yung itsura ng sinasabi ko sa inyo ang speaker, PB-PR150. So ayan. So PB siya. At actually binuksan ko na siya, at kung titingnan natin, makikita na natin yung pinaka speaker siya. Ayan o. Ito yung pinaka subwoofer niya. Yan. At ito yung tweeter niya. So itong wire na to ay kinabit ko lang para ma-testing ko ng malayo, kasi ang wire talaga niya is maikli lang. Kaya ginawa ko para ma-testing ko yung pinaka speaker niya is nilagyan ko ng extension wire para matest ko ng medyo malayo. So guys, actually yung isang pair nito, yung kapares nito, nagawa na natin at nakikita na natin talaga kung saan yung pinakasira niya. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano yung kung saan nagsisimula ang mga sira ng mga ganitong speaker. So kung kayo ay nag-search sa YouTube ng mga about paano pag-repair nito, dito makikita nyo, papakita ko sa inyo paano pag-repair ng speaker na to. So guys, sisimulan na natin ang pag-repair ng PB-PR150. Ito yung pinakakabuhan ng heatsink niya, at sa likod nito ay doon nakakabit yung pinaka modules at mga PCB board. So ito mga controls dito, tinanggal na natin yung pinaka input control para makita natin yung pinaka ito yan, no? Yan yun nandiyan, nakakabit. So yan. And ito yung pinaka input control. So titingnan natin, malinis yung board, hindi naman dito nang gagaling yung pinaka distortion ng anong sound, no? Kasi itong preamp is na-tested na rin natin na hindi rito nanggagaling yung pinaka distortion ng So ginawa natin is kinalas natin to, para kasi masyado na siyang marumi at marami ng umido, kaya nilinis natin tong board na to. So guys, ito naman yung kasunod ng preamp. It is actually driver para sa preamp. So parang mixer siya. So meron siyang XLR input. Meron din siyang one port na jack. Kung titignan natin dito. Ayan. Meron siyang input 1 and input 2. So ito yung input 1 and input 2. Yung input 1 para dito, and then yung input 2 para dito sa microphone, o line in 1 and line in 2. So meron din siyang meron siyang dual potentiometer dito na nagko-control sa input 2 and then yung input 3. Tapos ito naman yung input 1 para dito sa XLR, at saka dito sa meron pa siyang pwede mo saksakan siya ng mic na one port, yung mga pang video, okay, na microphone pwede mo siya saksak dito.
So, na-tested na natin to na hindi dito nang gagaling sa dalawang to. Kasi ito ay magkasunod lang na magkadugtong na board. Ito yung pinaka power transformer niya. Ayan. Dalawang winding niya. This is the primary for the 220 volts. Nandiyan na nakabit yung switch. At ito yung pinaka input. Saksakan po. Power cord. Fuse. Ito yung switch. At ito yung output nung switch na siya. No? Papasok ngayon siya dito sa transformer. Napakabigat nito kung bibigyan buhatin mo. No? Itong green is neutral. And then, meron siyang dalawang wiring na AC and then neutral. So, ang supply niya is dual. So, kung titingnan natin yung mga professional mga preamp or mga amplifier na ganito, is hindi lang single supply. Meron siyang supply for low and supply para sa high. Mamaya makikita natin yun kung bakit ganun ang naging design nitong supply na to. Mamaya papakita ko sa inyo. So actually, 2 bi-amp itong PB na to. Ang amplifier niya is separate sa subwoofer and separate yung amplifier para sa tweeter, yung horn tweeter. Bi-amp sa subwoofer and bi-amp sa tweeter. Sa low, bi-amp and sa high, bi-amp din. So, dito natin siya gagawin sa ating bench at re-repairan na natin. So, mga kailangan natin is usually mga soldering iron, screwdrivers. Pero actually, nabuksan ko na itong amplifier na ito para hindi ko na pinakita sa inyo kung paano tanggalin. Actually, marami siyang tornilyo at mahirap siyang buksan. So, ito yung stand natin para sa camera. Dito natin ikakabit yung camera para maging staple. So, tara, umpisa natin. So, ayan. So, guys, ito yung transformer kanina, no? Dito yung supply. Ito yung pinakabuong heatsink. So, nakakonekta siya rito sa board na main board. At nandito yung pinaka preamp. Preamp, and then ito yung dalawang bi-amplifier. So, ito yung amplifier for low. Dalawa siya. Ito yung isa. Then ito yung isa. And then ito yung amplifier para sa high or sa tweeter. So, this is the filter capacitor. So, dalawa yung supply niya. Titingnan natin, dalawa yung bridge rectifier niya. Ito yung sa low and then sa high. So, kaya kung titingnan mo, ang supply niyan is ito yung supply niya sa high. Ito yung supply niya sa low. And then, meron siyang neutral ground. So, kung titingnan natin yung pinaka-design ng pinaka-amplifier niya, ito yung secondary ng transformer. Pumasok siya sa bridge. Ito yung low. Ito ang output niya is positive and ito naman ang negative. And then, pumasok siya rito sa secondary supply, which is ganun din, no? Naka-center tap siya. Yung pinaka-neutral, ito naman yung positive and negative. This is the low and this is the high. Mas mababa ang voltage nito dito kaysa dito. Ito mga around 25 volts yata ito. Ito naman 50 volts. So ngayon, trace na natin yung pinaka problema niya. No? So, ngayon kung titignan natin, medyo so, kung inspect natin siya physically, makikita natin na nagkakaroon siya ng leakage dito ng yung mga resistor niya ay nagkaroon na ng
kumido, and then itong capacitor niya nagli-leakage na. Yung pinakakatas ng capacitor kumalat na dito. Actually, nalinis na natin to, no? So dito sa kabila, so ganun din. Ayan, mga capacitor. At saka mapapansin natin na nabunot itong pinaka 10 ohms resistor. Actually, nabunot siya ng sa sobrang init niya, parang nahinang niya yung sarili niya at kumalas siya. So, so sobrang drive dahil ano siya, nag-overheat. Ayan. So, ito yung sa drive sa tweeter. Ito yung drive sa subwoofer. Ngayon, itong subwoofer ay merong switch. Meron siyang selector na MOSFET, dalawa. Isang N-channel and P-channel. So, yung supply nito, in sa initial pag-on mo pa lang, ang supply niya ay dadaan mo na dito sa dalawang diode ito. So, galing siya dito sa low. Dito siya sa low. So, ang supply niya ay ito at saka ito, pareha sila ng supply galing sa low. And then, pagka kailangan niya ng mataas na wattage, saka, siya, saka lang siya mag-on. So, yan ang trabaho niya, ang dalawang MOSFET na to. Actually, ingat kayo sa mga ganito kasi yan, katulad niya, mapuputol na. Malalaglag na siya. So, mahina yung mga paa niya. Okay. So, para ma-check natin yung mga parts na kailangan natin ma-check, so, kailangan natin siyang i-remove sa circuit para ma-tester natin kung talagang leak ang mga piyesa na to. So, gagamit tayo ng hot air para matanggal natin yung mga capacitor na yan. So guys, ito yung gagamitin natin na hot air. So kadalasan mga ginagamit ito sa mga cellphones, no? Pero actually maganda itong pantanggal ng mga parts, lalo na yung mga surface mount. Ito yung gagamitin natin. Nagpo-produce siya ng hot air para makalas natin yung ano. So subukan na natin. So yung mga maliliit na resistor, so kailangan din natin i-check yung niya, yung pinaka-contact niya, kasi alam mo bakit? Kasi pag mainit na po itong board, nagko-cause na po ng desoldering tong ano eh. Sa sobrang init, nagiging nawawala na po sila ng mga contact. Alam mo mga resistor maliliit na 'yan. Ay maangat 'yan, nawawala na siya ng contact. So kailangan natin check-in lahat ng mga capacitor niya, mga resistor,
Katulad nito, itong resistor na to umangat talaga dahil sa sobrang init. So yung mga maliliit na capacitor at resistor, kailangan din natin na checkin yung pinaka contacts niya, no? Kasi dalasan yan, akala natin nakahilang pa pero wala na siyang contact pala. So yun ang cause ng malfunction din ng So guys, susunod na gagawin natin ay checkin na natin itong mga capacitor na tinanggal natin at malalaman natin kung atin dito may mga sira. Actually, para kapalitan na natin to. Pero bago natin palitan, checkin natin kung ano yung gain cost talaga, di ba? So yan yung mga capacitor. So yung setting ng meter natin is talagyan natin sa times 1. Okay. Zero. Kunin mo na. So, ayan. Testingin na natin. So, ngayon guys, nakita na natin yung mga leak na kapasitor. So, nakita natin yung ilalim ng mga kapasitor. Nagli-leak na siya, no? Naapekto na yung mga resistor na katabi niya. Nagko-corrode na yung mga contact ng mga resistor. So, isang cause din yun ng kaya nawawala na sila ng contact at na nawawala na yung nawala na sa circuit yung mga resistor dahil sa umiinit kasi yung board na yan, eh. Ngayon, pag umiinit na yung hinang, natatanggal sila dun sa contact. And then, haluan pa ng chemical ng mga kapasitor. So, anong nangyayari niyan, totally nawawala, nagsushort na siya at nawawala ng contact kay ibang mga piyesa. So ngayon, lilinisin natin ngayon yung board and then i-replace na natin yung mga kapasitor ng mga leaky. So kapalitan na natin siya ngayon. So yan guys, kailangan natin linisin yung contact, no? Dito dahil na mga umido na yan, kailangan malinis yung board natin. So ngayon guys, kakabit na natin yung mga bagong kapasitor na replacement para dito. So pagka magkakabit tayo ng mga ganito kapasitor, check lang natin maigi yung mga polarity, no? Napaka-importante ng polarity ng kapasitor kasi andyan ang ano yan. Pag nagkabaligtad yan, maglilik agad yung kapasitor na yan. Then pumuputok yan, eh, pagkabaligtad ng polarity. So ngayon, i-solder na natin itong mga bagong kapasitor para matest na natin. Ayan. Check nyo lang maigi yung polarity na yan. Tsaka mayroon naman siyang yung pinaka-guide na kung saan arrow. Makikita natin kung paano yung positioning talaga ng kapasitor na. Ayan, kailangan hinang siya na maayos. Okay. Tingnan natin muna yung konti yung pinaka-kapitan ng kapasitor para madali siyang kakapit.
So guys, yan ah, matapos natin may kabit yung mga parts na kailangan at ma-replace na yung mga dapat na parts na kailangan natin. So, itatry natin ngayon siyang testingin. Try natin kung effective nga ba at functional yung mga ginawa natin. Bago natin siya testingin, check natin maigi yung mga connection natin, yung mga solder joints natin. Nakakapit talaga yung mga hilinang natin. At saka wala mga solder bricks, mga maliliit na jumper na kabuok. Nagkukos ng short dun sa mga pagkahilang natin. So, check-checkin natin maigi yun bago natin power up, bago natin siya pagganahin. So, let's try once again para makita na natin kung effective nga, okay yung ginawa. Tara! So, yan guys, no, makikita nyo, kinonek na natin itong power supply dito sa main board. At tingnan natin maigi kung wala siyang mga short. Check na natin yan, malinis. Dito naman sa kabilang side, malinis din. Kinabit na rin natin yung output ng speaker. At kinabit natin dito. Ayan, nagkaroon tayo ng wires. Pupunta ngayon dito sa speaker. Ayan. So ayan yung pansamantalang speaker na ginawa natin. Ayan. So, ayan. So, guys, for the meantime, gagamit tayo ng output ng PC. Itong laptop ay gagamitin nating audio para pan-test dito. At ito ikakabit muna natin dito sa ating input. So, bago natin i-power up, kailangan yung mga volume is nakaset sa low. So, minimum. So, wala munang audio na papasok. Siya, no? So ayan, okay na siguro, wala na mga short yung ground terminal na kinalas natin. Hiniwalay muna natin sandali yung dito, check natin na walang magkakaroon ng short dito rin sa output. So guys, ito na, no? Nakaset up na, no? Try natin pa power on. Power on na natin. Tingnan natin kung sasabog. So, ayan, nakakabit na. Nakakabit na yung power niyan. Nakasaksak na rin siya rito. At tatry natin i-power on. So far, wala pa naman umuusok, no? At try natin na i-play yung ating music dito sa, okay, isa natin sa pinaka-umpisa, tapos dahan-dahan natin i-volume to. So ayan na, magpa-play na. Pwedeng magtagal ng sounds dito kasi maraya nagre-reklamo dahil may ingay. Baka may natutulog pa. So ayan, okay na. At ayan, testing na natin na gumagana na yung ating speaker. So papapat lang muna natin to for ilang oras para malaman natin kung mag-iinit. Tsaka isa pa, wala pang heatsink. Hindi pa nakakabit siya sa heatsink. So, hindi pa natin siya pwede patagalin ng naka-on. So, pinatry lang natin siya ngayon, dry run, para malaman natin kung functional na yung mga... So, hindi natin siya pwede patagalin kasi wala pa siyang heatsink. So, ngayon, kakabit na natin siya sa heatsink at para matest na natin siya ng matagalan. So, guys, ito yung thermal paste, no? Lalagyan natin siya isa-isa para ensure natin na talagang yung heatsink niya is talagang kapit na kapit yung init dun sa kakabit natin na transistor. So napaka-importante yan, no? So ngayon guys, na salpak na natin tong mga
Naalay na natin itong mga tabitan ng tornilyo. Salpak na natin yung mga board sa necessary places niya. So ang gagawin natin ngayon, sasalpak na natin ito rito. So ensure natin itong mga bushing niya nandito. At yan, sasalpak na natin. Pag nasalpak na natin yan, tignan natin yung initial na screw para dito sa loob. Tignan mo, dito yan sa loob. Yan. Napaka-importante ng mga screw na to kasi ito yung nag-hold sa board. Tsaka siguraduhin natin na talagang totally mahigpit yung screw na to kasi yung vibration ng speaker kaya niyang paluwangin yung mga screw na yan. Okay, tapos ito na. Okay. After that, yung mga nagbabibrate na mga parts katulad nito ay lalagyan natin ng ito. Lagyan natin ng glue para ma-ensure yung iwas sa vibration. So ayan guys, nakapit na natin lahat ng mga parts na at na-assemble na natin dito sa kanyang pinaka-heatsink, itong pinaka-power amplifier. So ngayon, gagawin natin ngayon ay ibababad na lang natin siya para malaman natin kung meron pang problema. Dry run natin siya at bababad natin siya. At titignan natin kung iinit siya ano ba, or ano pa ang pwedeng maging problema sa kanya para bago natin gamitin sure na tayo na talagang functional na at in good condition na itong ating amplifier. So sa mga tao na naghahanap kung paano repairin ang PR 150 ng PB powered vocal amp. Ayan. Kasi ito ay built in sa loob ng mismong amplifier niya ito. Nasa loob siya mismo ng speaker, no? Kaya ang tawag sa kanya is powered amplifier or vocal amplifier. Baka may mga naghahanap sa inyo diyan kung paano gawin itong powered speaker na to. Sana makatulong itong video na to. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Subscribe po, Dong TV or Dong Studio. Dalawa po ang channel natin. Isang Dong TV and Dong Studio. Malamang sa Dong Studio to mapopost itong ating vlog na to. So, any of the two, baka dalawa yan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Like, share, and subscribe. Maraming salamat. Nandito na lang. Bye-bye! Sana nakatulong to, no? So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong tong video na to. At like, share, and subscribe. Dong TV po or Dong Studio. Maraming salamat. Nandito na lang. Bye-bye!